Magandang buhay mga pinyo. So ngayon ng umaga guys, maaga akong gumising. 6 pa lang bumangon ako kasi si Lolo nagsisigaw na. Kaya yan guys, nag-init ako ng tubig para prepare natin yung kanyang breakfast. So kinuha ko na yung Biho powder. Biho powder yung papakain natin sa kanya ngayon guys kasi kahapon kamote at saka milk. So ngayon, Biho powder naman yung papakain ko sa kanya. So alternate yung pinapakain ko sa kanya guys para hindi naman nakakasawa. Lagi na lang Biho at saka yung oatmeal. So nag-request pa ako. Dati walang oatmeal, Biho lang at saka milk. So nag-request ako ng kamote sa umaga at saka oatmeal. So ngayon meron na siyang tatlong pagpipilian kada umaga. So maaga akong gumising guys kasi nagsisigaw na si Lolo kanina pa. 4:30 pa ka nga nang madaling araw, nagsisigaw na siya, hindi pala siya natulog. So hinahayaan ko lang siya hanggat okay naman siya at saka hindi siya nahihirapang huminga. Pwede naman akong matulog. So guys, ayan na. Nilalagyan na yung mainit na tubig. Usually yung nilalagay ko dyan dati kay Lola is gatas. Pero sabi ng boss ko, tubig lang daw yung lalagay ko. Kaya yan, mainit na tubig na halo-halo ko, na haloan ko ng kunting maligam-gam yung hindi ganun kainit para masubside yung sobrang init niya at saka mapakain ko sa kanya agad. Yan guys, halo-haloin mo lang yan siya. Ano yan siya eh, powder siya na medyo masarap yan siya. Yung iba nilalagay nila sa kanilang mga yung siupaw na maliliit. Siupaw ata, yun basta yung parang siumay-siumay na maliliit, yan hinahalo nila. Biho powder ang tawag dyan. Yan yan, halo-halo mo lang yan siya. Yan. Hanggang sa parang magiging na siya, parang lugaw, parang ganyan. Yan, yan lang yung pinapakain ko kay Lolo, ayan. Halo-halo lang, halo-halo, halo-halo, until ma-mix mo siya ng maigi. Yan. Yan, dapat tama talaga yung paghalo niyan guys kasi para nagbubuo-buo lang siya. Ah, para pala yan siyang Cerelac, parang ganun may Cerelac. Pero yan, maitim siya na powder na, hindi ko alam kung ano yan eh. Pero masarap yan siya. Super sarap. Eh, nakakain ko na siya. Tama lang yung yung lasa niya. Ayan na. Ayan o. Parang para siyang Cerelac na ba. Ayan. Papakain ko na. Ready na yan para pakain kay Lolo. Ayan guys. Bago ko pakainin si Lolo ha. Para lumamig konti yung ipapakain ko sa kanya. Ayan guys. Magpipipir muna ako na aking coffee. Black coffee. Barley coffee from I Am Worldwide. So guys. Ayan na. Yan muna ang inumin ko kayo guys kasi sobrang lamig. Ewan ko ngayong araw na to, sobrang lamig kasi walang sun sa taas. Oh, sarap-sarap. Walang sun sa labas. Tsaka na yan eh, mag-eat na yan. Before ko pakainin si Lolo guys, check ko muna yung temperature niya. Kuhanan ko muna siya ng temperature. Yan, bago ko siya pakainin. Temperature at tsaka yung BP niya. Yan. Normal naman si Lolo sa kanyang wala naman siyang, usually yung BP niya talaga is normal, yung ako na nagbabantay sa kanya, hindi na siya tumataas, pero ngayon, ewan ko lang, kasi hindi siya uminom ng tubig eh, herbal medicine lang yung ininom niya, yung Chinese herbal medicine, ayaw niyang uminom, ayan, 35 yung 35, yan, 35 yung body temperature ni Lolo, at ngayon nga ay ibibipin muna natin siya. Kunin muna natin yung BP niya kung mataas ba yung BP niya. Pero kung umaga naman, kung mataas yung BP niya, okay lang kasi umaga naman pinapainom yung yung gamot niya ng pang BP. Kalahati lang ng ng tabletas. Kaya pala na si Lolo guys, kasi dati may maintenance siya. Ang maintenance niya ay sa BP lang. Ang sabi nung caretaker sa akin, lang daw sa kanya, hindi siya umiinom kasi natatakot siya na 140. 140 yung niya, 140 yung BP niya, medyo mataas. Pero okay lang kasi papainumin ko naman yan yung gamot. Ngayon lang yan ng 140. Super 130, nasa ganun lang yun siya, 130, 120. So, balik tayo sa kwento ko. Ang sabi ng caretaker dati, sabi niya na, kaya si Lolo na stroke kasi hindi niya iniinom yung gamot niya. At saka, kasi takot siyang masira yung kidney niya. So, ito pala sila, healthy living talaga siya. Tsaka si Lolo, lagi sa farm niya, doon sa, may malaki siyang orange farm. Ang laki-laki ng orange farm nila, sabi nung caretaker. So guys, nakichismisan din ako sa mga caretaker. Buti na lang yung caretaker, magaling siya mag-English. Kaya nakaka-chika ko siya. So, si Lolo, work lang si Lolo ng work dati at saka hindi siya umiinom ng gamot. Siyempre, siya lang doon sa farm niya kasi yung mga anak naman niya iwala dito. Yung isa niya, yung mga apat yung anak niya, yung iba nagtatrabaho sa ibang lugar, yung dalawa na sa Taipei, tsaka yung isa nandito naman yung bunso niya, pero may sariling may sariling buhay. I mean, may sariling bahay, may sariling trabaho, kaya
hindi nila natitignan si lolo kung ano-ano lang. Kasi binibigay lang naman yung gamot sa kanya. So, hindi niya iniinom yung pang BP niya. Kaya siya na-stroke. So, 7 years na siyang nakaratay, ibang tawag dito. Yung 7 years na siyang nagkasakit. Dati nakakapagkwento pa siya. So, ngayon, hindi na siya nakakapagkwento. Kasi nasa home for the aged nga sila, dating mag-asawa eh. Ngayon lang siya kinuha dito ng, ano, ng anak niya kasi namatay na yung asawa niya. So, guys, pakapakainin ko na si Ilulo. Ayan, ha. Ayan, dapat dalawa yung kutsara kasi dapat yung isang kutsara, itutulak mo yung bibig niya para bubukas yung bibig niya. Yan, kakain siya. Wala naman siyang ano, arte sa pagkain eh. Pag ano lang pinapakain mo dyan, kakain naman siya. As long as hindi matigas. At saka dapat mashy talaga na pagkain para malulunok niya. Kasi wala siyang dentures. Hindi siya nilalagyan ng dentures. Ayan. Ah, ayan. Kumakain na si Lolo. Kumakain na si Lolo ko. Yan. Oh, mahilig siya mag-ano sa kanyang ulo. Yung inaano-ano niya yung ulo ko, nahawak-hawakan niya yung ulo niya. Ayan, ganyan yung manalisin niya kasi yung isa niyang kamay nakakagalaw naman, wala namang problema kasi nga yung left side lang naman yung patay sa kanya. Ayan, kumakain lang siya. Minsan, hirap yung kumain pag hindi siya gutom. Ayan yung kumain niya, sabi niya, buhay, buhay, buhay. Ayan na yung kumain, ayan na. Yung pag pinapasok mo yung kutsara sa bibig niya, inaano, tinutulak ng dila niya. Ayan na. Tapos na siyang kumain, guys. Tapos na kumain yung lolo ko. Ayan lang siya. Pagkatapos kumain, wala na akong gagawin. Oh, bye-bye! Ano kayo nakain ng amo ko? Ayan, guys. So, lumabas siya. Hindi kasi siya pumasok ngayong araw na to. Ay, hindi siya nagtinda. Ibang kung saan siya nagpunta. Sabi niya, may kungso daw siya. Sabi ko, okay. Tapos yan, binilan niya na ako ng pagkain yan. Yung puti na yan is parang, ano bang tawag dun? Tofu, soy pala, soy, tapos ang tabang, tapos yan, iwan ko rice, at saka merong, akala ko putumaya, hindi pala, yung may laman siya sa loob na beef, pork, at saka, ano, pork, at saka, itlog na may bamboo shoot na ewan, parang hindi ko naman feel kumain yan. Kaya, yan, tinikman-tikman ko lang, nilalasahan ko lang yan siya. Pero okay na rin, kasi libre naman. Ayan. Pag minsan lang talaga yan, bumibili si Busing ng ano. Basta nandito yung asawa niya, si Laupanyang, yan laging bumibili ng ano, ng agahan. Pero pag wala naman, ako lang bahala kung ano yung kainin ko. Ayan. Hindi ko, tinikman ko lang yan siya, guys. So, ayan na, guys. Tapos na si Lolo. Ewan ko mamaya maglalaban na naman ako. Bye-bye! Thank you so much for watching. This is Darling Vlogs. And guys, please don't forget to like and share my video. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight.